ba yung huling sayaw natin? Oo. Oh, yung kasal ni Chong Perry tsaka ni Chang. Nakahigpit nga nung yakap mo sa akin. Ganito ba kahigpit yun? Sana naman maintindihan mo naman ako. Bakit ba hindi mo matanggap yung offer ko? Ay, paliwanag ko na yan, Andrew, eh. Ano pa ba kailangan kong gawin? Sabihin mo sa akin. Gagawin ko, isa eh. Hindi naman ikaw ang dahilan, Andrew. Isay! Isay! Please! Huwag mo kong iwan. Huwag mo kong iwan ulit. Nagmamakaawa ako sa'yo. Please, huwag mo kong iwan, Isay. Isay! 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 Andrew! Iniisip ko, ikaw ang unang-unang tao makakaintindi sa magiging desisyon ko. Alam mo ko yung mga bagay na gusto kong marating. Minsan na rin naman tayo magkasama sa pangangarapin, di ba? Huwag mo naman gawing mahirap para sa akin to. Tama na. Hindi na ulit ako magmamakaawa sa'yo. Naiintindihan ko naman kung bakit ka tumanggi. Nasaktan lang siguro talaga ako kasi kasama kitang binuo itong pangarap na to eh. Pahinga ka na. Maaga pa biyahin yung bukas. Hindi ka na ipipilit yung gusto ko. Miss Lima, saan po ba tuloy natin? Kahit saan, basta malayo dito. Hindi po pwede yung maskisan eh. Sa farm! Pupunta tayo kay Kuya Albert! Let's go! Pinlano ko naman lahat. Pinaganda ko na mabuti. Hindi ko alam ba't tumanggi pa rin si Isay. Ayaw mo nun? Tinanggay niya offer mo, edi makakabalik ka na ng Maynila. Di pa huli lahat. Mag-aanap ako ng paraan para mapapayag ko si Isay. Di ako pwede mabigo. Pasensya na po, antok na antok na ako eh. Bali po, mga 4 na oras na lang, nasa farm na ho tayo. Ilang kaya dyan ang magiging tosino, no? Good morning. Good morning. Natutulog pa sila, Chang, pero pagkagising nila, tsaka siguro kami makaka-uwi. Okay lang.
Ang dami-dami nito mga baboy mo. Dati, iilan lang sila, tsaka ang lalaki. Halika. Punta tayo sa bakahan, papakita ko sa'yo. Hay, halika, punta natin si Butchik. Sino si Butchik? Halika! Si Butchik! Andrew! Oh. Andrew! Problema. Ang problema? Good morning, Mr. Amarillo. I'm Paul Villas from Big Far Holdings and Investments. Good morning. Regarding sa payments ng loan ninyo. Oh, bakit? Wala naman akong delay, di ba? Mr. Amarillo, lahat ng cheque po ninyo ay nagtalbog ang lahat. Ha? Imposible yun. Inaaksikaso ng partner ko yun eh. Baka ho nagkakamali kayo. 6 months na pong walang payment na pumapasok sa amin. Kaya delayed po kayo ng 1.5 million pesos sa loan ninyo. What? Burdoy, tawagan mo nga si Ramil. Tinawagan ko si Ramil kahapon. Ang sabi sa akin, nag-out of the country. Akala ko naman nagbabakasyon lang. Ay, lintik! Kung hindi po niyo may produce yung pera, we might resort to legal actions. Or, kukuhanin po namin ang farm na ito sa inyo. Burdoy, anong nangyayari? Mukhang tinanggay lahat ng partner ni Andrew yung pera nila dito eh. Mag-set ka na emergency meeting, hindi pwede nangyayari to. Andrew! Andrew, hindi yan nasagot sa problema mo. Ano? Anong sagot? Wala! Wala na! Pinagkatiwalaan ko si Ramir. Kaklasiko yun eh. Accountant, lawyer, maganda pamilya nun eh. Eh, bakit hindi mo habulin? Saan? Saan ko habulin? Isay, tinayo ko tong farm na to para patunayan sa mami ko na makakatayo ko sa sarili kong paa. Pero sinumpa niya ako. Ang sabi niya sa akin, gagapang din ako pabalik sa kanya. Ayoko magkatotoo yun. Kaya ang ginawa ko, binuhos ko lahat ng pera ko, pagod, tsaka panahon dito sa farm na to. Pero mukhang magkakatotoo nga yata yun. So, paano ni Mami? Buti na lang, di mo tinanggap yung offer ko sa'yo. Naalala rin naman ako ma-offer sa'yo. Sige na. Umalis na kayo. Para siguradong may araw pa pagdating mo sa bahay niyo. Bala talaga yun si Andrew, no? Pero ay mo, nasunugan na. Tapos nagpalaboy. Ngayon naman, naloko. Pagmukha naman ang malas mo, kawawa naman. Ang dami nang naitulong ni Andrew sa atin, Alex. Hindi ko alam kung ito yung tamang panahon para iwanan natin siya. Nung namatay si Hitchong Perry, hindi ba siya yung parang naging driver natin? Nung nawalan tayo ng bahay, siya palang nagbigay ng matitirahan natin. Tapos, natalikuran niya pa yung pamilya nang dahil sa atin. Anak, minsan, okay rin naman yung tumulong. Pero may pagkakataong dapat, isipin mo rin naman ang sarili mo. Magandang isipin na isakripisyo mo yon para sa isang kaibigan. Siguro dahil sa nagigilty ka at dati mo siya nasaktan. Kahit na ba hindi mo kasalanan. Pero kasi, hindi ba dati
kinalimutan mo na ang pangarap mo? Para kay Mito? Ngayon ba? Gagawin mo ulit yun para naman kay Andrew? Albert, ano? Kumagat ba? Mukha naman. Mamaya mo na ba si Paul? Ah, oh, okay na yun. Bayad na yun, di na mo papakita yun. Pero, Bert, ako nahihirapan sa ginagawa mo eh. Sumusunod naman ako sa mga gusto mo. Dahil nga malaki ang utang na loob ng pamilya ko sa'yo, lalo na sa mga binibigay mo. Pero siyempre, may mga concerns din ako. Kung paano mo lulusutan lahat to. Hanggang kailan mo itatago sa kanila na hindi ikaw si Andrew? Paano pag may nakakita sa inyong kakilala mo? O paano pag may nagsabi na sa kanila ng totoo? Kaya nga dito ko ginagawa lahat eh. Para siguradong malayo sa makakakita. Siguradong wala makakakilala. Hello? Oh. Ha? Hindi mo mapasok si Lima? Oh, sige. Tatawagan ko. Kuya? Hello, Lima? Asan ka? Hinahanap ko sa opisina. Papunta kami ngayon dyan ngayon sa inyo sa farm. What? Andrew? Oh, hindi pa ba kayo maalis? Eh, paano kung hindi na lang kami umalis? Ako, paano kung tulungan na lang kita? Pinaghiwalay ng kapalaran, ngunit pagtatagpuin sila ng isang pangarap. Hindi ako magiging star material. Ito talaga yung pangarap mo eh, pagpatuloy mo. Kilalanin ng Jewel Sisters, ang pinakabagong singing sensation ng bansa sa pangarap na bituin. Ngayong September 3 sa Primetime Bida. Isay, ayoko naman na pumayag ka dahil lang naawa ka sa akin. Pumunta ka sa Amerika, huwag mong palabasin yung offer na yan. Magandang offer yan, magandang opportunity para sa'yo. Huwag mong palalampasin. Minsan lang dumating yung mga ganyan. Tama ka. Dapat maging masaya ako para sa'yo. Masaya ako para sa'yo. Kahit malungkot ako ngayon, dahil may pagkakataon kang ganyan, masaya ako para sa'yo. Andrew, masusukuan ang mga pangarap mo. Kaya mo naman yan eh. Mukhang nagalit na yata sa akin to ah. Hindi mo pa sasagutin yung telepono mo. Sino ba tumatawag? Sigurado ako yung bangko yun. Paningilingil na rin. Sige na. Iwanan niyo na ako. Sige-suwin lang ako. Isay, kumusta? Mabuti po. Uy, kararating lang ang visa mo dito. Pati plane ticket mo. Your flight will be next Monday. Ready ka na? Talaga ho? Ito ba ang tinawag mo? Tuloy na ho ba talaga to? Oo naman. Everything is all set. Sige po. Oh,
Abangan mo na sa kabilang bari sila Lima. Baka mamaya magkita pa sila na Isay. Marami niyang patay na si Andrew. Malililtika rin plano ko. Sige na. Ako na, bahala. Anak, pwede ba kita makausap? Ano po yun, Chang? Butchik? Butchik! Ako ikaw nga, ang laki mo na! Binantayan mo ba na maayos yung sikreto nating tatlo? Ha? Asan ba yun dito? Asaan? Ito ba? Ito nga. Naku, mukhang hindi nga nandaya si Andrew ah. Ay, naku. Laki ng problema ng amo mo. At napakalaki rin ang problema ko. Ewan ko, Butchik. Naguguluhan ako. Ito. Sagot sa problema mo. Ipon ko yan. Salamat ah. Para saan? Salamat kasi kahit sa maikling panahon, naging kaibigan ka sa akin. Sa tingin ninyo, sino ng babae ng tirahan ninyo? Ako? Dahil nakiusap sa akin si Andrew. 6 months na pong walang payment na pumapasok sa amin. Kaya delayed po kayo ng 1.5 million pesos sa loan ninyo. What? Kung hindi po niyo may produce yung pera, we might resort to legal actions. Or, kukuhanin po namin ang farm na ito sa inyo. Walang kwentang tao ba ako kung ngayon ko iiwan si Andrew? Andrew, kilala ko si Isay. Kabisado kong loob niya. Gustong-gusto ka niyang tulungan. At sigurado kong ayaw ka niya iwan, lalo na sa ganitong sitwasyon. Maintindihan ko po. At nalulungkot nga ako sa mga nangyayari sa'yo. Pero, wag sanang sasama ang loob mo. Hindi po. Ano yun? Natutuwa nga ako sa mga nangyayaring nagkita-kita tayo muli. Kaya lang, magkaibang buhay yung dalawa ni Isay. Malaki rin ang pinuhunan niya para matupad niya ang pangarap niya. Ang kaso, yung si Isay eh, mahina yan pagdating sa dibdib. Kung sakasakali lang ba, magbago isip noon at bigla lamang bitawan niya ang pangarap niya. Anak, ikaw na ang tumanggi. Welcome ka pa rin naman sa pamilya namin. Dahil alam kong hanggang ngayon, mahal na mahal mo pa rin si Isay. At huwag mo itanggi yan, kundi sasapakin kita. Kitang-kita naman eh. Dahil hindi ka magkapakahirap sa paghahanda sa pagkikita niyo muling dalawa. Kaya nga lang, siguro, hindi muna ngayon. Siguro, tuparin niyo muna ang pangarap niyo na magkalayo. Nag-gets mo ba ako, Andrew? Oh, paano? Ihatid mo na kami. Aalis na kami. Tara na.
Sandali! Pagkikita yun. Tandaan mo lang, when the going gets tough, there's always a silver linen over the rainbow. Over there. Bordoy. Chang? Ah. Magpapaalam lang po ako kay Andrew. Sige, sige, sige. Ako na bahala. Andrew? Oh. Ba't di pa kayo manis? Gagabihin na kayo sa daan. Eh, sigurado ka bang okay ka lang? Okay din ako. Sige na. Maroon na kayo. Sige po. Maroon na kayo. Gagabihin pa kayo sa daan eh. Rino, bilisan niya lang. Bordoy. Oh, malapit na ba sila Lima? Oo, sigurado ako. Kala ko magpapangabot eh. Eh sila Isay, umalis na? Oo, oh, umalis na, umalis na. Eh paano yung plano mo? Siguraduhin ko hindi siya makakalis ng bansa. Babalik din siya sa akin. Huwag muna intindihin si Andrew. Kaya niya yun. Yun pa. Mabilidad. Uy, sandali. Asan ba yung damit ko, ha? Uy, ano ba tinitext mo dyan? Titig-titig ka! Alaw, Nay! Uy, nakita ko ba yung damit ko? Yung maganda, inihanger ko yun eh. Vintage mo ba? Kaka, di ba kayo nag-impake nun? Nakipag-uusap lang ako kay Andrew! Wala na nagdala! Uy, Rino! Yung damit ko maganda, ha? Asan yun? Tsang, wala akong inala. Bihira naman, oo. Eh, mga para! Oh, balik ko nga! Kayo, sawara! Hindi naman, Jake. Hindi naman uubra kasi eh. Mamahalin yung damit na yun. Sige na ho, mama, para nyo. Balik yung belta nyo. Sige na, manong. Balik yun na po. Pasensya na ho. Tika, sandali. Eh, matama ka. Balik mo na, balik. Katama ka. Sige. Ops! Ibang ka!